Hello mga kababayan ko dito sa New Zealand at sa amang parte ng mundo. Good evening everyone. Maayong gabi sa inyong lahat. Maya pabengi po kaya kayongan at sa mga nanonood sa Middle East. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po umuli ang inyong lingkod Jai mula sa Journal of Jai. At nandito po tayo ngayong gabi upang pag-usapan ang mortgage and home loan. Pero bago ang lahat, bigyan ko po kayo ng time para i-share sana yung video na to and the vlog itself sa mga groups dito sa New Zealand or kahit sa mga parte ng mundo na maaaring kapupulutan ng aral mula sa gabing ito. So, meron po tayong special guest na willing to share all the informations na kaya nilang kaya niyang bigyang pansin at mga katanungan na gusto nating itanong para sa lahat ng mga interested na bumili ng mga bahay dito sa New Zealand. At shout out lang po sa mga members ng Buhay Flatmate dito sa New Zealand, Pinoy Flat, Buhay Estudyante dito sa New Zealand, Pinoy Flatmate sa New Zealand, Pinoy in NZ, Pinoy Moms, Pinoy Mommies in New Zealand, Pinoy Backyard Gardening in New Zealand, at ano pa ba, kabayan sa Manyorewa, hello po sa inyong lahat. At kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa mga mortgage and home loan, meron po tayong question and answer portion by the end of this vlog. Kaya hindi ko napapatagalin pa. Kung na-share nyo na po sa inyong mga friends and families, please welcome ang ating speaker for tonight. Speaker? Ang ating guest for tonight. Isa po siyang mortgage advisor. At nakakagulat kasi isa siyang Kapampangan. Hello sa mga graduate ng University of the Assumption. Hello, kumusta kayo ngayon po? Isa siya sa mga higher level sa akin. So ate ko siya, tatawagin ko siyang ate. And let's all welcome Ate Anne. Hi, Ate Anne! Hi! Hello! Kamusta? Jai, natakot naman ako sa speaker. Actually, hindi ko alam kung saan ako natakot, sa ate o dun sa speaker. ganun. Sige, Anne na lang. Para chill hindi, lang. Okay lang. Diba, respeto daw. Respeto, ate. Kumusta ka naman, ate? Okay lang naman. Dito lang sa bahay, as usual. Busy ang life? Medyo busy. Okay. So, sisimulan ko na ang ating question and answer portion, di ba? Who is Anne Zablan Balila? Para lang mas maging makatotohanan yung yung vlog natin for tonight. Dahil nga ang topic natin is mortgage and home loan. Siyempre, mas makikinig sila kung sure sila na may alam yung nagsasalita. So, who is Anne Zablan Balila? Where are you from? How long have you been here in New Zealand, ate? Hello. Good evening po sa inyong lahat. So, to start with, by profession, nurse din talaga ako, parang ikaw, Jai. Okay. Pero nag-work ako as a nurse sa Saudi Arabia for 5 years. Oh, talaga? Saan sa Saudi? Nag-Saudi din ako. Talaga, Riyadh. Oh, Riyadh. Al-Gasim ako, Al-Gasim. So, nag-aasalamu alaykum ka din pala. Oo. Hindi siya sa probinsya, sa malayong-malayong probinsya. Kung nasa mga Okawa, okay. Nandun ako. So, sobrang higpit pala dun. Oo. Yung tipong naka-ano mata lang ang kita, dun ako galing. Ay, grabe. Okay. So, ayun, Riyadh ako, pero 5 years ako dun. Tapos, after that, nag-move kami dito sa New Zealand. To cut it short, napunta ako sa finance industry. So 5 years na ako sa finance industry. Nag-start ako sa insurance. And still nasa insurance ako. Underwriter ako sa insurance. So ina-underwrite ko home, contents, car, mga general insurance. Like boat insurance kasama din yun. Then pinasok ko din yung mortgage. Kasi parang at that time, feeling ko, wala akong kaalam-alam tungkol sa mortgage. Tapos gusto din namin bumili ng bahay noong time na yun. Parang, parang interesting. Sige, aralin ko. Tapos maybe isang araw pwede kong karirin. Pero, So basically, meron ka talagang background knowledge about this topic, ate. Saan ka sa New Zealand naka-base, ate? Sa Christchurch, pero Rolleston mismo, which is mga 15 minutes away from Christchurch. Okay. So kung meron mga clients na may mga itatanong sa'yo, via Zoom pwede sila mag-inquire sa'yo, ganun ba? Oo. So marami akong clients na sa iba, like all over New Zealand din, from Auckland to South
Oh, further that's good. South. That's good. Tapos, by Zoom lang din kapag ano, kasi okay. Pwede naman sa amin. Uh-huh. So, saan. Ano kung basta, yan po ha, kung may mga katanungan kayo and flick Ate Anne a message at sasagot naman siya kahit saan mo kayo parte ng New Zealand. So, ano, dumiretso na siguro tayo sa, ay, pero wait lang pala, may family ka na ate dito, no? Oo. So, meron akong 18-month-old na son. Tapos yung husband ko nandito din. Yung parents ko nandito din sila, actually. Oh, that's good. Nag-work sila pareho. Kasama niya sa church dyan? Yung father ko nasa Dunedin, pero yung mom ko kasama namin, dito siya. Okay. Ang saya, kakasama ang pamilya. Pero ano, that's good to know, Ate Anne, that you are well. At alam naman natin ngayon na sobrang hirap ng mga, ano, na, bilang isang ina, I'm sure. Meron po kaming group, mga mommies dito sa New Zealand, which is Pinoy Moms in New Zealand. At basically, may mga moms tayo na naka-isolate sa ngayon. So, hopefully, maging okay po sa lahat ng momshies dyan na nanonood. Palakas po lahat tayo dahil kaya natin to, kaya natin ang COVID. Okay, simulan na natin. Ito, ang tanong, ano ba ang mortgage? O, diba? Hindi, alam, nare-research naman yan kahit saan. Pero para sa'yo, ano ba? I mean, para sa'yo. Pero basically, dahil mas alam mo to, ano ba ang mortgage, Ate Anne? So, in simple terms, ang mortgage is para siyang contract between the client and the bank na sinasabing, okay, papahiramin kita ng ganitong pera, pero parang bibigyan mo ako ng guarantee na hawak ko yung security, parang mostly na naririnig yung security ng bahay. Okay. So parang, parang kasiguraduhan siya na in case na hindi mo mabayaran yung utang mo sa akin or mag-default siya, Meron kaming bahay na pwede naming kunin sa'yo para ibenta namin para hindi kami malugi. So, ano katumbas niya in terms sa Pilipinas, ate? Kung ganun? Kasi parang hindi nila alam sa Pilipinas, di ba yung term na mortgage? Kasi kunwari, sabihin natin sa mga kapamilya natin, ay, may mortgage na kami kaya hindi mo na kami magpapadala. So, parang hindi nila maintindihan. Hindi ko alam kung ano yung term na katumbas niya sa Pilipinas. Parang ano ba yun? Sa Pilipinas, lang? Home loan? Loan? Yun Okay. Pero kasi ang home loan, yun yung hinihiram mo talaga mismo sa banko. Pero pag sinabing mortgage, yun yung kontrata mo between the bank tsaka yung... Okay. Sige. So malinaw po tayong lahat doon. Kung ano, sa mga nanonood, mag-shoutout muna tayo. Hi, Ate Annie Santos Mendoza and watching from Rotorua. Hi, Erica Arances Torres. Thank you for watching. Assalamualaikum, marhaba nanay. Esperanza de Guzman na lagi nanonood sa atin. Good morning from Saudi at isa pang Kapampangan na nanonood sa atin ngayon. Jefferson Maniti, hello, kumusta kayo po? O, diba? Katulad natin siya na Kapampangan. Okay naman po tayong lahat. Maraming salamat po sa panonood. So, back to our question. At nasagot na ni Ate Anne yung ano. Sorry, may patalastas. Yung anak ko nandito. So, nasagot na ni Ate Anne kung ano ba ang mortgage. Idiretso na natin kung paano ba mag-apply ng home loan at ano yung mga requirements. So, ihanda po ninyo yung ano niya, ballpen and notebook, which is of course, mayroon akong journal with me at ballpen with me. Kung gusto niyo po mag-take down ng notes, isa po kasi sa mga topic natin from the previous vlog with Bobby Chua, siyempre napag-usapan po natin doon yung mga investments na maaari natin gawin during this time of inflation. So, basically, isa nga itong ano, real estate. Kaya natin na pag-usapan ito ngayon. So kung may mga katanungan po kayo tungkol sa investments and inflation, balikan niyo po yung previous vlog ko and it will be there. So ayan, Ate Anne, paano mag-apply ng home loan? Yan, yung munang first question. Paano nga ba? I mean, bakit kailangan ano may mortgage advisor and hindi dumiretso sa mga bangko? Okay, so bakit kailangan ng mortgage advisor? Unang-una, hindi kami nag-work for the bank, so sa specific bank. Nag-work kami with you or with the customer or client. Meron kaming access sa iba't ibang bangko. Okay. Which is kapag titingnan namin yung details nyo, bago kayo, usually kasi kung say magdidirect kayo sa bank, magka-approach kayo ng isang bank, which is yung main bank nyo. Pero most of the time, hindi nyo alam kung ano yung ino-offer ng ibang bank. But kami, meron kaming mga, since parang naka-sign up kami sa bank, sa mga iba't ibang bangko. Nagsisend sila sa amin ng mga information every time na may mga
bagong promotion sila para sa mga, okay, especially for first home buyers. So alam namin kung, ah, okay, itong sitwasyon ng client na to, pwede siya dito sa bank na to, makaka-avail siya ng mas okay na interest rate dito sa bank na to. Mm-hmm. Ayun, kasi most of, ngayon, especially ngayon, di ba, naghihigpit, as alam niyo naman kung lahat. Kapag ang deposit mo is less than 20%, mm-hmm, tatanggapin ka lang ni bank kung sa kanya ka nag-main bank. Meaning, kung ang salary mo pumapasok sa bank nila or may account ka sa bank nila. Pero kung totally na wala kang account sa bank nila, hindi ka nila tatanggapin, hindi nila i-approve yung loan mo or even as assess yung loan mo kung wala kang account sa kanila. Okay. Okay. Less than 20% yung deposit mo. Which is, yes, sa atin, syempre sa atin mga Pilipino, mostly sa atin, mahinahihirapan tayong magkaroon ng 20% deposit, di ba? Kasi syempre, oo, pala, ang laki, ang laki nun. Pera na, di ba? So, ayun, alam namin yung access. And then, another thing is, gusto ko lang sabihin din, Jai, hindi totoo na kapag dumaan kayo sa amin, hindi kayo nakakakuha ng best interest or, okay, kapag nag-direct, parang yung iba kasi naiisip nila, dumiretso tayo sa banko kasi kapag dumaan tayo mortgage advisor, may cut pa sila doon. So parang, oo, hindi tayo, parang sa, diba, tama ba ako? Parang hindi namin, as a buyer, kunwari ako yung buyer ng house, hindi namin kayo babayaran kasi ang magbabayad sa inyo is the bank, diba? So parang ang, yeah, andating sa akin, dadagdag ba yung babayaran ko sa banko na interest kasi nga babayaran ka pa ng banko? Yun yung lagi nasa isip ko eh. Kasi I'm sure, yun nga yung sinasabi din na free ang mortgage advisor kaya kami lumalapit sa inyo. Pero at the back of my mind, baka dagdag sa interest ng banko na loan ko. So parang, paano yun? I mean, paano nyo na-explain yun sa mga ano nag-engage sa inyo? Oo, so hindi dinadagdag sa inyo yung interest kasi dumaan sa amin. Okay. So, yung banks, willing sila na makipag-deal sila sa aming mga brokers. Kasi, okay, syempre, isa sa mga benefits nun is hindi nila kami binibigyan ng annual leave. Wala kaming regular salary. Employee. Whether meron or wala. Kapag employee nila, syempre, whether merong mag-apply sa kanila ng loan or wala, meron silang regular na ipapasahod kailangan. Pero sa amin, wala. Commission-based lang kami. So, kung meron kaming client, i-represent namin sa kanila, apply namin sa kanila, at sa kanila kami babayaran. Pero, hindi totoo na, yun nga, kasi naiintindihan ko rin naman kasi parang, baka may cut pa sila kasi or mas malaki yung i-charge sa akin ng bank kasi nga, ganun yung dadaan pa sa mortgage advisor. Pero hindi, kasi parang ethically speaking din, kung ganun ang mangyayari, wala nang magiging mga mortgage advisor kasi I think previously or even now, meron mga instances na nangyayari na ganun na parang ino-offeran ng lower interest ng bank, pero sa amin, parang pag dumaan sa mortgage advisor, hindi ino-offer yun. Which is nare-report naman namin sa group namin, okay, kasi hindi siya ethical between advisors tsaka bank. Kasi kung gano'n ang mangyayari, hindi na kami magbibigay ng business sa bank, di ba? Oo nga. Well, actually, kasi nung time ko, nung bibili kami ng house as a first home buyer, parang nakatatlong mortgage advisor ako, tapos dumiretso din kami sa bank. Tapos, nung dumiretso kami sa bank, na-deny. Hindi na-approve, parang na-decline kami, sabi nila, hindi niyo pa kayang bumili ng bahay. Tapos, two other mortgage advisors, sabi nila, no, hindi pa sapat. Pero yung isa, na parang naging comfortable kami, nagawa niya ng paraan. So, feeling ko, the best way din para sa mga kababayan natin na may planong bumili ng bahay is shop around. Tapos, parang dapat comfortable din sila sa magiging mortgage advisor nila, di ba? Tama ba? Tama, Jai. So, talk to a mortgage advisor na kakilala nyo or nirefer sa inyo kasi kung sino yung mafe-feel nyo na match sa inyo or kung saan kayo mas comfortable, then yun yung best person na kumbaga na sila yung mag-apply doon sa home loan nyo. Pero tama yan, Jai. Kung saan ka mas komportable, kung feel mo na mas naaasikaso ka or mas may nabibigay na value yung mortgage advisor, then you go with that. Marami namang mga, actually lahat naman talaga alam nila kung anong mga processes with the banks. Talagang parang imamatch mo lang yung
personality mo din. Oo. O sige, ate, ano yung mga requirements? Sorry, ang dami kong patalastas. Ano yung mga requirements ko mag-apply ng home loan? Parang meron pa bang list dyan? Mga 100 ba yung kailangan? 100 ba yung items na kailangan i-prepare pag mag-apply ng home loan? Hindi, madali lang. So, okay. First, para ka lang nag-apply ng immigration, visa sa immigration. Okay. Pero mas marami pang hinihingi yung immigration eh. Pero, so first, identification. So, kailangan mo ng passport. Visa kung resident visa ka pa lang or New Zealand passport. Kung citizen ka na, New Zealand passport is enough. Pero kung hindi pa din, visa, residency visa, tsaka passport mo, yung overseas passport mo. Gusto ko lang din i-note, Jai, minsan, may mga bank na, most of the banks actually, na hindi nila tinatanggap kung hindi ka pa permanent resident. May banks na tumatanggap sila na kahit resident ka pa lang. So isa yun sa mga bagay na alam namin kasi alam namin yung mga different policies ng mga banks. So may guide kami. Okay. Tapos so apart from that identification, kailangan din ng 3 months na bank statement. So last 3 months na bank statements, credit statements, loan statements. So as in sa bank account, lahat ng account kailangan kahit sa ibang banks, kahit na hindi mo siya laging nilalagyan ng ng pera, savings account, freedom account or online account. Lahat ng accounts kailangan ng banks. Tapos, yung mga loan statements, kailangan din. Credit cards, kailangan din yung statements. Then, last 3 payslips. So, hindi last 3 months, pero yung previous 3 payslips lang pala. Okay. Tapos, KiwiSaver confirmation. Kung gagamit ka ng KiwiSaver mo as a deposit. Okay. Tapos, kung merong mag-gift sa'yo, say, mga relatives or parents. No, i-clarify ko lang yung gift ha, kasi parang hindi alam ng mga kababayan natin yun. Yung gifting po is kung meron kang mga kapamilya na handang magbigay sa inyo ng pandagdag sa deposit, di ba? Kasi sa amin wala nang gifting eh. Pero parang tinanong din kami ng mortgage advisor, do you have gifts? Sabi ko, anong gifts pinagsasabi nito? Yung wala yung gift. Parang kung may parang magdo-donate, pero yun yung hindi loan, hindi utang, ibibigay lang sa inyo para pambili ng bahay. So, kung may gifting, dapat ba may kontrata yon or ano ate? Pakatunayan na. Letter lang. So, sasabihin na binibigay ko to na non-repayable siya. Na, okay. Pero, yun. So, usually, sa family naman siya nang gagaling. Okay. Sige, yun na ba lahat yung mga kailangan ate sa requirements? Yes, yun na yung mga basic requirements. Minsan hinahanapan ng employer contract, pero depende na siya. Pero yun yung mga basic requirements talaga. Okay. So pagkapasa sa inyo, kunwari ng mga requirements na kumpleto na, ilang days yung pag-a-assess? Kasi alam ko iba-iba, depende pa sa workload ng mortgage advisor bago kayo babalik dun sa taong nag-apply na 3 days na, wala pa ako na-receive kay Ate Anne. Parang ganun. Kailan kami kailangan mag-follow up? Or how many days does it usually take? Parang 1 day lang ba to? Or ano? So, siguro sabihin ko yung process sa'yo, Jai, kung paano, usually sa ako kung paano ko ginagawa. Mm-hmm. So, pag nasend na sa akin lahat ng mga documents ng client, plus nabigay na sa akin lahat ng information, aayusin ko yung mga documents na yun doon sa parang pinaka-system namin. Tapos titignan ko yung mga bank statements, bubusisiin ko talaga siya para makita ko kung ano kaya yung titignan dito ng bank na magiging risk na magtanong sila na parang baka may hindi na-disclose sa expenses, na regular expenses. Kailangan itanong ko na yun sa client kasi bago pa magtanong sa akin si bank, kailangan alam ko na para... Pag pinasa ko sa bank, diretso na, wala nang back and forth. Tapos gagawan ko siya ng file notes, which is para presentation siya, para siyang nurse's notes. Lalagay mo talaga yung details na as in gusto niyang bumili ng ganito, tapos ganito pa ay na gusto niyang bilhin na presyo, income niya ganito, tapos ganito yung mga details ng mga
utang niya, nagbabayad naman siya lagi on time, tapos wala naman siyang mga missed payments, mga ganyan. So, okay. I-represent talaga namin, as in, i-represent namin as best. Parang case presentation ang labas, gano'n. Oo, case presentation. Okay. Talagang case presentation. parang hindi pa yun, Jolly. Okay, lalo na ngayon, Jai, sa sobrang higpit ng bank, talagang nobela yung ginagawa namin para talaga mapatunayan namin na talagang worthy sila. Baka pag na-try ko maging mortgage advisor, umiyak yung mga ano, mga bank sa drama nung isusulat ko. Alam nila talagang, this client needs a house, mga ganon, kahit maraming ano, eche-boreche, diba? Pero at least, diba, kayo talaga yung isa sa mga tao na kailangan lapitan. And kung di ako nagkakamali, parang ang mortgage, sa mga nanonood po sa ating lahat, kung may mga katanungan kayo, may Q&A po tayo, pero parang wala pong may question and answer sa mga nagtatanong. Pwede din po magpa-shoutout kung interested kayo, mag-comment lang po below. Kung di ako nagkakamali, kasi dun sa mga previous vlogs ko, nung nag-first home buyer ako, sinabi ko doon na one of the first thing na kailangan mo din gawin kung nagpa-plano kang bumili ng bahay is engage a mortgage advisor. Kasi nga, they know better than us. Parang, kanino ka pa ba lalapit kundi sa mga taong may alam? Hindi mo naman kasi alam. Like, hindi mo naman kasi alam lahat. So that's the point na it's good na to have someone na alam lahat, di ba? So, actually, ang bilis ng topic natin, di ba? 21 minutes. Pero, sorry, hindi ko pala nasagot yung tanong kung gaano katagal. So, okay. Usually, mga 3 days kaya na naman, pero depende nga sa work din ng mortgage advisor. Kasi minsan, sabay-sabay mag-a-apply maraming application. Oo, dito lang ako. Dito lang ako. Siguro after a week, pwede kayong mag-follow up sa mortgage advisor to see what's happening. Okay. Pero pagkapasa kasi sa banko, depende rin sa workload ng bank. Okay. Minsan, meron silang, mabilis sila mag-process. Like, in a week, sumasagot sila. Pero minsan, umaabot din ng 2 weeks bago sila sumagot. So, pag naipasa na namin sa bank, medyo... hindi na namin hawak waiting yung game, waiting game na talaga. Pero yun yung time. So yun pala, iba-iba pala po yung waiting time ng mga mortgage advisor. Pero basically, pag napasa na nila is sa bank na, para out of their hands na yung ano yung mga papeles natin pagkapasa sa kanila. Eto na yung mga pinakahihintay ng lahat ng mga viewers natin. Ipo-focus kita dito sa ano na to. Eto ang mga tips para sa good-looking loan application. Alam ko marami mga ano mga viewers natin ang gustong malaman ko. Ano ba yung mga tips mo, may mga sikreto ba yan na pwede kang sabihin para sa ating mga kababayan na gustong mag-apply sa home loan para makabili ng bahay? Ayan, sige ate, take it away. So, tips. Una, sa bank statements nyo, so since last 3 months yung hinihingi ng banks, 3 months before kayo mag-apply, tignan nyo yung mga statements nyo. Tignan nyo yung mga expenses nyo, kung meron ba kayong mga expenses na actually hindi na kailangan or hindi naman ganun ka-necessary, then baka pwede nyo nang stop yung subscription, mga ganun. Pero make sure na wala kayong mga unnecessary expenses for the next 3 months, kasi yun yung titignan talaga ni bank. So as much as possible, kung talagang sa food, groceries lang, not much takeaways, ganyan. Pero syempre, hindi naman natin maiiwasan. Hindi naman natin pwedeng i-change talaga yung lifestyle natin dahil gusto lang natin makakuha ng home loan. Kasi parang, ano mo din yun eh, parang syempre nagtatrabaho tayo dito, minsan gusto natin na pagod na tayo sa work, bibili na lang tayo takeaway. So parang, meron pa rin, kailangan i-ano nyo pa rin, basta yung mga unnecessary lang yung alisin. Tapos when it comes to debts naman, try to minimize din yung mga loans na unnecessary or yung mga credit card expenses na hindi naman ganun ka importante muna. So para kung gusto mong bumili ng bahay, later on na lang yung mga hindi sobrang urgent. So priority muna na kung planong bumili ng bahay, 3 months talaga na i-focus yung attention dun sa bank statement, tama ba? Kasi parang kung lahat ng labas at pasok ng pera, chine-check, di ba? Parang simpleng ano bang tawag doon? Yung pag-pay later, ano ba yun? After pay? After pay, oo. After pay, simpleng after pay, nakikita nila. Tapos,
nung nag-apply din kami Ate Anne ng ano ng loan, parang kasi parang mataas yung max ng credit card namin, parang pinababa nila or pina-close nila. Kasi does it affect yung credit card? Oo, Joy. Kasi kahit na, halimbawa, meron kang 10,000 na credit card limit, pero wala kang balance, wala kang ginastos. Affected pa rin siya kasi tinitake into account yun ng bank na fully withdrawn siya. Ibig sabihin na tinitake into account na 10,000 yung utang mo. Kasi so, may available na 10,000 anytime. Okay. Oo, so parang ang ano nila, kapag kinalculate nila yun doon sa system nila, 10,000 ang utang mo kahit wala siyang laman. Pero kung i-lessen mo siya, then kung magkano lang yung limit, yun lang. Kaya yung mga, say marami kayong iba't ibang credit cards, may Q-card, may Gem Visa, may ANZ, may ASB, lahat-lahat. Parang pwede nyong i-stop muna, i-cancel nyo na muna yung mga hindi nyo naman nagagamit. Actually, yung ginawa namin eh, parang kasi mataas yung limit. Akala namin, parang hindi kasi namin siya ginagamit, as in wala kaming utang. Tapos parang sabi nung mortgage advisor, hindi, parang nalito kami doon. Pero ganun pala yun, tinitake account pala talaga nila yun, no? Oo, kasi anytime pwede mo siyang galawin, di ba? So parang anytime pwede siyang maging additional sa expenses mo. Hindi na kailangan ng approval. Kaya tinitake into account nila na yun na yung utang mo. Utang. Okay. So sa mga ano, sa mga nanonood po sa atin sa gabing ito, kung kaya po ninyong i-lessen or i-close yung mga credit cards nyo, that would be really good for your loan application. Pero kung may paggagamitin naman kayo in the future, pwede naman siguro ninyong i-keep pa sa kayang-kaya nyong bayaran siguro. Hindi ko sure, depende na sa banko. Pero yun nga, first is 3 months bank statement, clear it and make sure na nakikita nyo yung income, tapos yung outgoings nyo, yung mga binibili nyo, take away, yung mga pag-takeouts, pag kumakain sa labas, ate, di ba? Parang yung mga main na ano kinoconsider ninyo is groceries, renta, groceries, tapos renta. Yung mga bata, ano ba yun? Mga living expenses, oo, mga daycare, ganyan. Tsaka isa pa, Joy, pala, yung mga, wag yung hahayaan na magkaroon kayo ng overdrafts sa bank. Ano yung overdrafts? Yung parang kapag, minsan kasi yung sagad-sagad yung expenses na parang, alam ko, sasahod ako bukas, so okay lang na, parang $50 na lang yung pera mo sa account. Tapos, may bibilin ka na $60. Parang sabi mo, okay lang kasi darating na mamaya yung pera ko. Hindi siya good habit. Tinitignan din ng bank yun na kahit na, or kahit yung parang nagta-transfer ka lang sa ibang account mo, tapos nakikita ni bank na nasagad yung account na yun. So parang ano din siya na, naglalagay siya sa savings pero nauubusan siya ng ano. So kahit na, at the same day na nabalik mo, nalagyan mo siya ulit ng pera, hindi pa rin siya magandang habit para sa Okay. Grabe, no? Parang every detail talaga tinitingnan ng banks. Actually, nagulat ako dun kasi si Charlie, mahilig po siya na bumili, tapos i-afterpay niya. After niya i-afterpay, babayaran din naman niya. Parang nasilip ng banko yun. Parang sabi ko, ano ba to? Parang nabayaran naman. Pero parang bakit ganun? Parang pati yun nakita nila. Grabe, every details po tinitingnan ng mga banko. So sabi nga ni Ate Anne, 3 months, make sure na okay po yung bank account nyo. Less muna yung mga labas-labas. Parang i-tidy up your bank account yon. Tapos second is your credit card. Sabi din ni Ate Anne, ibaba yung limit or close kasi nga, the more na ginagamit yung credit card, ibig sabihin, mas magastos kayo kasi bili kayo ng bili. How will you pay for the home loan nga naman kung hindi kayo marunong gumamit in terms of your money, diba? Ano pang tips, ate? So savings definitely tinitingnan din ni bank yan na nakakasave kayo. So, ilang percent na yung ano, deposit dapat? 20% pa rin, no? First home, standard 20%. Okay. Pero merong ibang banks na nag-accept sila ng 10%. Especially kung new build. Kung new build ang bibilin mo or yung mga turnkey, kahit sa banks, nag-accept sila ng 10%. Pero kung existing house or yung old house na siya, konti lang yung banks na nag-accept. Depende sa availability nila. Okay. Ate, meron akong term ng ano na gustong ipa-explain kasi parang lagi ko naririnig. Yung serviceability. Yan, parang they would approve you because of your serviceability. Parang ano ba itong service? Anong servisyo pinagsasabi nila? Parang pwede mo ba explain sa aming mga nanonood yun? What does serviceability means? So, serviceability, ibig sabihin, after ng income and expenses mo, pag
Okay. Pumasok yung income mo, syempre. Tapos, na-less lahat ng expenses mo kasama yung mortgage, possible mortgage repayments mo. Mm-hmm. Meron ka pang susobra doon sa pera mo. Tapos, bali sa iba't ibang bank, meron sila iba-ibang range kung magkano dapat yung matitira sa pera mo. Ah, tsaka depende din siya kung 10% ang deposit mo or 20%. Mm-hmm. So, yun yung tinatawag nila na serviceability. Kasi isa pa is kapag nagka-calculate sila ng kung magkano yung mortgage repayments mo. Mm-hmm. Say, ngayon, di ba, almost mga 4% yung interest rate sa bank. Uh-oh. Hindi nila ika-calculate yun na 4% ang repayment mo. Ika-calculate nila yun na 7%. Or laging 7% 6%. Ba since before? Parang years ago, laging 7% yung rate na ika-calculate ng banks? Hindi, depende. Depende sa current interest rate. So parang okay. Last year, bumaba siya kasi bumaba yung interest rate. Eh. So nag-adjust sila. 2.4 nga kami nung bumili kami ng house, di ba? Perfect ang interest. So, ayun, hindi nila ika-calculate sa current interest rate. Pero ite-test nila, test rate ang tawag nila dun. Okay. Ite-test nila sa mataas na interest rate para malalaman nila na o kahit mag-shoot up yung interest rate to 7% or kaya. 8% or 6.5%, kaya nyo pa rin bayaran. Mm, and okay. After that, meron pa rin kayong extra doon sa expenses. Mm. Bakit kailangan, hindi ba pwedeng sakto-sakto lang ate? Kunwari, parang $10 na lang matitira sa amin after ng mga mortgage. Bakit hindi pwedeng ganun? I mean, yung bang kasi, cost of living pa, ano ba? Ano yung reason nila? So, ang main reason doon is, syempre financially, ayaw nila na mahirapan yung mga tao. In cases of emergency. After mong lahat ng expenses nyo, tapos nabawas yung mortgage, $10 lang, what if may emergency? Parang ayaw nila na to put you into that difficult situation. Mm-hmm. Okay, so that's a good point pala. Yan, sa mga nakikinig po ulit, kung ang current rate ngayon, parang binabalikan ko, no? Rewind nyo na lang po, pero nire-repeat ko lang para maalala ko din. Kung nag-apply po ngayon, tapos di ba may mga online kasi na itatest ko, 4% kasi interest ngayon, parang may mga website na ganun eh. So parang mag-check mo, 4% lang ilalagay na interest rate. Pero actually, itetest pala ng banko on the higher rate, which is 6-7%. Dahil nga sabi nga ni Ate Ann, is minimake sure ng bank na kaya pa rin nating mabuhay na maayos. And in case of emergency, meron pa rin tayong pera. Ayan. So ano pa ate yung mga tips mo dyan? Pahingi naman para sa mga nanonood. I think yun na yung mga main, yung main tips pag mag-apply ka ng loan. Sa bank. Okay. Kasi parang sa mga, kunwari, hindi ako sure kung tama bang itanong. Kunwari, kaya bang mag-apply ng single mom? Or, kasi parang ang hirap pag single ka lang eh. Meron ba tayong viewers na single mom? Baka pwede po kayo mag-comment kung paano po or how was your experience when you were applying. Pero ang hirap yata pag mag-isa ka lang, nabibili ka ng bahay, tapos mag-approve ka. Parang, ang dami bang requirements? Or is it the same requirements? Same requirement siya, Jai. Medyo mahirap kasi isang income lang pero hindi siya imposible kasi hindi din naman natin alam magkano yung mga yung income ng single mom, 'di ba? Meron naman malaki yung income nila or after ng income nila meron pa silang nare-receive na mga support sa government. Tinitake into account din naman ng mga bank yung mga support. Tapos usually pag ganun na single mom, pwede ka rin naman kung gusto mo say kukuha ka ng 3-bedroom house, tapos meron kang isang anak, pwede kang kumuha ng border. Iti-take into account din ni bank yung border income. Although hindi niya i-consider 100%, pero at least alam niya na extra extra income mo. So i-add niya sa serviceability mo. Okay, that's good to know para sa mga single moms or single dads na mga nanonood sa atin. Posible naman pala. So parang walang imposible, basta maayos yung yung bank account natin at maayos tayo sa pera dahil knowledge is power pagdating sa paggasta-gasta. Okay, siguro we'll move na sa mga question and answer. Ate Ann, ready ka na ba? Parang konti lang yung mga questions natin, wag tayo mag-alala. Kung may mga questions po kayo or gusto ng clarification, please comment down below. Pero umpisahan ko lang, nasabi na natin si Kuya Jefferson. Isa, may question siya. Ito, from Kuya Jefferson Maniti. After the approval of your application, titignan pa po ba ng bank ang expenses namin during or before the settlement? So parang pagkapasa namin, okay na ba kami maggasta-gasta or hindi pa rin?
hindi pa rin safe yun kasi pwede pa rin nilang i-stop kayo. Medyo risky pa din yun. Kaya okay, hindi namin ina-advise na. Kasi meron din ako mga clients na ganyan. Oh, pwede na ba kami bumili ng ganito kahit na hindi pa settlement para pag-settlement date or move-in date. Meron na kaming bagong furniture, mga bagong ganyan. Huwag muna kasi sobrang risky, especially ngayon talaga na sobrang higpit ng mga bank. Kung pwede pa namang makapaghintay, hintayin na. Gano'ng katagal maghihintay ate hanggang makabalik sa kanila yung bank kung ano yung mga requirements? So, we'll say 2 weeks, gano'n, or a month? Hindi, after settlement date, okay. Okay, gano'n pala katindi. Mm-hmm. Okay, sige. Ayun po, nawa po nasagot ko yung Jefferson ang inyong question for tonight. Next one, from Trisha May Hermosura. Hello po sa inyo, ate Trisha. Totoo po bang dapat walang takeaway purchases sa bank statement? Ayan, parang nasagot mo na kanina yan, pero clarify mo lang ulit natin. Hindi naman. Kasi minsan meron naman mga tao na, hindi naman sila nag-grocery kasi hindi sila nagluluto, so lagi silang nag-take away. Mm-hmm. Basta ma-justify naman siya dun sa expenses mo and sa income mo. Okay lang. Pero kung sobrang as in lagi ka na take away tapos may grocery ka pa, tapos parang ang dineclare mo lang na food expenses mo is say 400 pero nung kinalculate nila nakita nila 1,000, so doon sila tatanong. Okay, oo, kasi di ba as mortgage advisor ate, meron din kayo mga forms na parang susulatan ng mga nag-a-apply parang kung magkano lumalabas na pera. Tapos, re-reconciliate nyo ba? Parang kino-compare nyo ba kung sa bank account tapos yung sinasabi niya? So, sa amin kasi, yung sa system namin, online lang siya. So, fill out nila online. Tapos, yun nga, pag nakuha ko na lahat ng documents, titingnan ko yung bank statement ng client. Tapos, kasi minsan, syempre, may nami-miss out or merong mali na ganito pala dapat yung insurance cost, hindi nasali, ganyan. So, isa din pala, Jai, na tinitignan ng bank ngayon is yung after mong bumili ng bahay, ano yung mga future expenses mo na expected, which is home insurance, tsaka mga council rates. Insurance, council rates. Ayan, kung sa mga hindi po nakakaalam, after kasi bumili ng bahay, yung bahay mo is, ano, may babayaran pa tayong land rates or yung tax, tama ba? Tama ba ako? Basta yung land rates, yun ang tawag dito eh. Iba-iba yung price ng land rates depende sa lugar. Like sa Oakland, iba yung binabayaran namin noon nung nandyan kami sa land rates compared sa land rates dito sa Palmerston. So parang iba-iba. At tinitake into consideration pala yun ng mga bank pagkatapos nyo bumili ng bahay. Minimake sure nila na kaya nyo pa rin magbayad ng home loan ninyo habang nagbabayad ka ng land rates. Tapos meron pa yung, sabi mo ate, home insurance, contents, ganyan. Oh, tapos mga, ano pa, life insurance. Alam ko, parang kailangan din yun. Life insurance. Mm-hmm. So parang, at the top of the home loan, meron pa kayo mga extra na kailangan nyo i-make sure na, ano, na meron kayong extra money talaga, aside from the money na home na meron kayo. Ayun, parang maluto. Pero sana nag-guess nyo pong ibig ko sabihin. Ayan, next is, hi, Ate Shena Aguirre, watching from Oakland. Hello po. Sana, naku, mga tao sa Oakland, 13,000 nga daw ang sabi niya. Hindi ako nakapagbasa, pero 13,000 cases ng COVID ngayon. Pero I'm sure kayang-kaya natin itong labanan. At bakunado naman lahat nawa. At kung hindi pa, panoorin niyo na lang po yung video ko about vaccine before. Hello, Kuya Emil Pendre. Good evening, watching from Palmy. And good luck sa pagbili ng bahay, Kuya. And I think this will be the last question. Kung may question pa po kayo, comment lang po habang nandito si Ate Anne. Kasi sayang ang oras. Meron pa tayong ano. Meron pa tayong 20 minutes before mag 1 hour. Pero kung wala na, it's okay. Ito na. Mula po kay Aris Santa Maria. Hi from Oakland. Hello po sa inyo. Question lang on level of scrutiny ng banks. Mas maluwag ba ang pag-check ng outgoings kung 20% ang deposit? And what is considered unnecessary spending aside from takeaways and subscriptions? Salamat po. Ayan. So, yung munang-unang question. Mas maluwag daw ba kung ang outgoings kung 20% ang deposit? Hindi siya mas maluwag kasi titingnan pa din ng bank yung mga outgoings niyo talaga eh. Kasi isa yan sa kailangan nilang gawin based on parang sa law ng Financial Markets Authority. Kasi ino-audit din sila eh. So hindi nila pwedeng palampasin yung mga unnecessary spending or mga outgoings na kung kahit na 20%
30% yung deposit. So, tinitingnan pa rin nila kahit na malaki yung deposit. Kahit nga, kahit na parang malaki na yung investments ng mga, or yung, as in mayayaman na sila na marami silang mga bahay, tapos malaki yung income na pumapasok sa kanila. Mm-hmm. Talagang pinipita pa rin ng bank, tinitingnan pa rin ng bank. Okay. So, yun pala. So, kung hindi lang sa mga first home buyers, pati sa mga gusto mag-invest, make sure din pala na maayos din pa rin spending. Talagang, nag-boil down kung paano natin ginagamit ang pera natin, di ba? And, as people of this world, kailangan po natin maging good steward ng kung ano man yung mga pera na meron tayo or kung ano man ang kayamanan na meron tayo. So, spend wisely, yun nga. The next question niya is, what is considered a necessary spending aside from takeaways and subscriptions? Subscriptions, I think, ang sinasabi ni Kuya Aris dito would be your Netflix, Spotify, Disney Channel, mga ano pa ba yung mga subscriptions na pwede po see? Ma-gym? Mga ganon? Mga gym, oo. Siguro kasama dyan yung mga spending habits, which is katulad ng mga lotto, ganyan, or mga online gaming. Pero ba tumatayo ng, tumataya ng lotto parang weekly? May mga tao. Meron. Okay. Meron talaga. Minsan hindi mo napapansin eh, kasi parang pag habit lalo lang, pag malaki na yung pot money, parang parang naano ka na, uy, sige taya, tapos hindi mo naiisip, ay titingnan pala ng bank to, titingnan pala ng bank kung gaano ako, kung magkano yung expenses ko sa loto, na parang parang ang ano kasi nila yung spending habit mo, kung ano yung mga binibili mo na parang similar na siya, yun. Okay. So parang yun na yata yung mga, wala na po ba magtatanong sa ating mga viewers? Ay, meron pa pala, mga sumunod. Sorry, hindi ko nabasa. Ang dami pala. Sorry, hello po, watching from Christchurch. Hi, eto, si Justice Dulweta. Hi, hoy Justice. Hi, Sedi. Ayan, nasa Christchurch din si Ate Ano, schoolmate natin sa Assumption yan. Magkita kayo na lang, ha? Yes, kapatid ni AG. Ayan, si Justice Dulweta. Mula po kay Marnel Doniego, pwede po bang 1 year pa lang ang business na nag-run as source of income to apply as mortgage? Ate Marnel, kayo po ba yung may-ari ng ano ng business or ano ba sa tingin mo yung tanong? Siya ba ang may-ari ng business? So siguro self-employed sila. Sige. So sa mga self-employed sila. Dyan is yes and no. So yes. No, kasi hindi tinatanggap ng mga main banks kapag less than 2 years financial statement sa mga self-employed. Talaga ang gusto nila kailangan 2 years financial statement. Although kung 1 year ka lang, merong isang option which is to go through non-bank lenders. Yun yung tinatawag nila na parang mga second-tier lenders. Okay. Pero kasi sila, hindi sila covered doon sa mga policies na or wala silang mga masyadong restrictions. Kaya kahit less than 2 years yung statements, pwede kang maka-apply sa kanila ng mortgage. Pero anong catch na second-tier lenders, ate? Mas mataas ang interest nila, if I'm not mistaken? Yun lang ba yung catch nila? Mas mataas ang interest nila. Tapos may mga fees sila. So application fees, saka advisor fees, Jai. Kasi hindi sila nagbibigay ng commission. So advisor fees, magkakaroon ng advisor fees. Tapos i-a-add yun sa loan, ilo-loan nila sa bank. Pero definitely, mag-approach sila ng mortgage broker or mortgage advisor. Para makausap nila, makita yung mga income and expenses nila, makita kung pwede na ba silang ipasok sa second-tier lender or mga non-bank kesa maghintay sila na magkaroon ng mag 2 years pa, whereas baka pwede na sila ngayon. So definitely, check with a mortgage advisor. Okay, thank you for that, ate. Ito, question po, after settlement and after po ng 1 year locked in sa bank, need po ba ulit mag-submit ng requirement during renewal? Hindi na. So, pag after 1 year, so isa sa mga benefit din na meron kang mortgage advisor is bago matapos yung, say, nag-fix ka ng 1 year, bago matapos yung fixed rate rollover mo na yun, kukontakin namin kayo para sabihin anong gusto mong gawin. Gusto mo bang mag-fix ulit ng 1 year or 2 years? Ito yung rates na binigay sa atin ng bangko, ano yung gusto mong gawin. Isa yun sa advantage na meron kang sariling mortgage advisor. Kasi kung nag-direct ka sa bank,
possibly hindi na nagtatrabaho doon yung nakausap mo dati, or most probably nakalimutan ka na niya, hindi na niya alam kung ano yung financial situation mo. Pero to answer your question, Jefferson, hindi na kailangan ng requirements unless manghihiram ka ulit or magre-restructure ka ng loan mo. Okay. Okay. And that's one thing pala na maganda, kasi pag may mortgage advisor kayo, I remembered na nung nagre-renew kami ng loan namin, is na-advisean niya kami like, what are your long-term goals ba? Kasi kung ikaw lang mag-input sa parang may app lang kasi sa mga ibang banks, diba? Parang gusto ko mag-fix ng ganitong interest rate in 3 years or in 4 years or 5 years. Pero by the end of the day, hindi mo masyadong sure kung ano ba tong pinasok ko. Parang ganun. At least, pag mortgage advisor ka, is mabibigyan ka talaga nila ng advice. I mean, the way you should go, and they know better, really. I really appreciate the mortgage advisor at this sense. Ayun. Kasi dali, yung mga bankers, most of the time, wala silang, hindi sila licensed financial advisor. So, hindi sila pwede magbigay ng advice, ng financial advice. Mm, okay. Kaya pala, parang, bahala na pag ganun, pag sa mga application, sa apps, phone apps. Ayun. Next question from Kuya Emil. Pwede po ba namin kayong kunin at mortgage advisor if nandito kami sa Palmi? Ayan, tinanong ko sa iyo kanina, ate. What if may mga gusto mag-engage sa iyo? How would they contact you? And ano, paano yung magiging process kung sa inyo sila mag-engage? And maybe answer this question, bakit sa iyo sila dapat mag-engage and not the other mortgage advisors? So, pwede na ako yung maging mortgage advisor nyo. Kasi meron ako mga clients sa Auckland or sa Hamilton or sa iba-ibang area ng New Zealand. Mm-hmm. And ang usually ginagawa namin, may initial meeting kami, Zoom lang, everything will be done through Zoom. Tapos isi-send lang sa akin yung mga documents sa email ko. Tapos yun, mag-usap lang online. Mm-hmm. Then, ayun, sa question mo naman, Joy, kung bakit sa akin, yes, so di ba? Pag beauty queen ang tanong, na-pressure ka ba doon? Parang wala sa listahan ng mga tanong na tatanong ko dapat sa'yo. Nagulat ka ba? Okay lang yan, ate. Parang beauty queen ang answer dapat, ganun. Tatanungin na lang natin yung mga clients ko, Joy, baka may nanonood dito. Oh, yes. So, 5-star rating pala si Ate Anne. Perfect. Hindi. Alam mo, Joy, maraming lahat ng mga Pinoy mortgage advisor around, magagaling din sila, alam din nila kung anong ginagawa nila. Mm-hmm. So, ako, kahit saan kayo, sabi ko nga sa'yo kanina, mag-approach sila ng mortgage advisor na o Pinoy or hindi Pinoy, then ipakiramdaman nila kung ano yung, kung parang mag-jive sila or match sila, tapos kung ano yung pakiramdam nila doon sa advisor na yun. Pero definitely, ang ano ko lang is, mag-approach kayo ng mortgage advisor, kasi sa amin naman, we try our best talaga para makakuha kayo ng bahay. So, yung goal talaga namin is makatulong kami. Especially ako, kaya ako nag-mortgage advisor is talagang para makatulong sa Pinoy community. Kasi parang napansin ko, ang hirap eh, ang hirap mag-approach ng English yung kausap mo eh. Parang ako nung... Mga tanong ka, duguin na yung ilaw mo. Actually, mortgage advisor naman namin, ano, kiwi siya, pero mga simpleng terms lang naman. Pero yun nga, may mga bagay na hindi mo kasi maitanong pag Tagalog sa Tagalog, pag Filipino sa Filipino. Parang ang dali-dali, mas madali. Diba? Mas madali. Pakiclarify naman, ate, ano nung ibig sabihin nito? Or pag may mga questions sa forms, ano to? Parang mas madali talaga. And syempre, mas okay pag yung communication is open. I mean, hello, nasa New Zealand tayo, kahit na first language na natin, ang English, kahit araw-araw natin itong ginagawa. May mga bagay na hindi nga natin ma-translate. Parang, paano nga ma-translate ang naku? Hindi nga masabi. Oo, di ba? That's really good. Tapos, from Kuya Alan Chu. Hello po, Kuya Alan Chu. Naku, pasensya na. Hindi na po kami nakapag-live sa Buhay Estudyante NZ. Pero, hopefully, makapag-vlog kami soon. Hello po, from Sana po makabay ng house. Keep up the good job. Thank you, Kuya Alan. And thank you for always supporting me. Ayan lang. Yan, nagluloto mo lang si Kuya Alan. Ako, Kuya Alan. Dahan-dahan lang. Ang laki din ng effect pag nag-close ang business sa credit score. Tama po ba? Tama ba yon? Kung may business siya before tapos nag-close down, may effect ba yon? Nakaka-affect din siya. Pero is another benefit ng may mortgage advisor ka, kasi parang lawyer nyo kami sa mga banks. Yes. Kasi i-explain namin kung ano yung nangyari. So parang, after nyo explain sa amin, i-explain din namin sa kanila kung ipapresent namin sila ng
mas okay pa. Oo, parang namin, you know the best words ganun. Kasi parang baka mali yung masabi namin, at least kayo parang middle person, pero in that sense yes. is the middle pero best person to come and to talk to ganun. Oh, exactly Jai. Kasi nga parang lawyer talaga na kailangan alam, sabihin niyo sa amin lahat, i-disclose niyo sa amin lahat. Kailangan kasi makikita ng bank eh. So halimbawa, meron kayong hindi na disclose na ay nag-default pala kayo or meron kayong hindi na bayaran, hindi niyo sinabi kasi 5 years ago na or sab iniisip niyo ay hindi na makikita 'yon. Pero pag nakita ng bank 'yon, mas pangit siya kasi parang sasabihin parang hindi gusto niya talagang itago. So pero pag dinisclose siya sa amin, pwede nating sabihin hindi siya nakabayad ng ganito kasi ganito yung nangyari. Pero isang beses lang naman to, hindi na naulit. So ganun namin siya pinili. One off lang, para pabigyan niyo naman isang beses lang ganun. Totoo po ba na nag-aallow ng low deposit ang ANZ as long as my spare na 2000 bank 2500 sa bank account monthly from Ate Marnel Doniego. Ayan, totoo daw ba to, Ate Hanchika? Totoo po ang chismis. Totoo po ang chismis. Pero yan yung after yan nung kasama yung magiging mortgage repayments mo. So pwede mo siyang i-calculate sa yung income mo plus i-calculate mo lang siya sa basic income mo, hindi kasama yung overtime mo. Tapos lahat ng expenses nyo, kasama yung mortgage repayment mo na, say, let's say 7% yung interest rate. Tapos may susobra pang 2,500. Honestly, medyo mahirap to. Ano yung bagong labas ng ANZ, di ba? Parang few days ago lang nila ito nilabas. So, totoo. Doon lang nilabas ito ni ANZ. Tuwang-tuwa kami nung nakita namin sa email namin. Umpisa, parang open na ulit yung more than 80 or less than 20% na deposit. So, parang, tapos nung pagkita namin sa baba, kailangan yung extra is 2,000. Okay. So, parang kailangan yung income mo parang 150K, tapos wala kang kautang-utang, tapos expenses mo very minimal. Then, sigurado pasok ka sa 2,500. Sobrang clear pala. Nag-accommodate din po ba kayo ng business loan or meron po ba kayong pwedeng ma-recommend? Ano, gumagawa ka din ng business, I mean, nagpo-process ka din ng business loan, ate? Pwede. Ano, ibang level yan si Ate Anne, underwriter / ano, mortgage advisor siya, o diba? / mommy. O diba? Stay at home mom, saludo. Congratulations, I thank you po. Thank you po, Ma'am Shi. Watching from Papa Toy Toy. Hi, Otomaki NZ. Hello po, thank you for watching. And ano pa to? Shen Aguirre, the best po si Mommy Angel. She knows very well what she's doing. Napaka-informative and she makes sure she'll answer all. Oh, in fairness naman, Ate Anne, nag-comment yung boss mo ba yun? Yung nag-comment sa vlog ko. Ibang level. That is, diba? Sobrang saludo naman ako sa'yo, ate. Isa pang reason, yes, tama. No more nosebleed for us, Filipino, pag Filipino din ang kausap. Sa side ko naman kasi, ticketing, sobrang affected sa COVID. Kaya balo ko na talaga i-shutdown. Yung ticketing business nyo. Ay nako, hirap talaga lahat ng shutdown ngayon. So, hopefully matapos na yung COVID pandemic, no? Good evening sa inyo dyan, Jai, and the whole family. Of course, pa-shout out from Clendon, Auckland. Sure, bro! Hello po sa lahat ng mga nanonood dito sa South Auckland, Manurewa. Hello po sa inyong lahat. Ayan. Ate Anne, before we end our session, o diba, umabot din tayo ng 1 hour na extend. Kanina, kala ko, hindi. 15 minutes. Any last few words before tayo mag-end para sa ating mga kababayan? Ano yung mga kahit ano lang, say anything you want to say, or kung baka may gusto kang i-shout out. Ayan, iba pang tips, kung may nakalimutan ka, this is your time, ate. Go! Sa akin lang po, focus on your goal kung gusto nyong, kung talagang magkaroon na kayo ng bahay dito sa New Zealand. Focus lang kayo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Tapos set a timeline po. Hindi, mahirap po kasi yung pag
kuha na lang kami ng bahay kapag nabayaran na namin lahat ng utang namin or kapag nakasave na kami, tsaka kami kukuha ng bahay. Medyo mahirap kasi pag ganun. Mas maganda kung meron kayong timeline na in 5 years time, kailangan makakabili na kami ng bahay or in 3 years time, kailangan makakabili na kami ng bahay or after a year, bayad na namin yung mga loans namin or yung mga debts namin. In that way kasi talagang alam niyo yung goal niyo na mas madali kayong makaka-calculate kung magkano yung babayaran natin, magkano yung ano yung mga expenses na kailangan nating i-cut or ano yung mga hindi natin wag muna nating bilhin. Yun, tapos yun nga katulad ng sabi ko kanina, Jai, sa mga unnecessary loans pa or mga spending, say bibili ng mga bagong sasakyan or ano, kung pwede naman na hindi muna, pagpaliban niyo po muna kung ano, bahay po muna kasi total yung bahay is taga-appreciate yung value niya talagang. It's a very good investment tulad nga na napag-usapan namin ni Bobby before. Sa mga hindi po nakapanood ng previous vlog ko, is napag-usapan po ang inflation and ways para i-beat yung inflation at nandun nga po yung mga investment na pwede natin gawin bilang mga kababayan dito sa New Zealand or kahit sa anumang parte ng mundo. And ito nga yung topic natin ngayon, which is a part of my financial literacy episodes, which is si Ate Anne at kung ano ba yung ginagawa ng mortgage advisor and yung mga tips niya. So, ano pa Ate Anne? Few more minutes. Tsaka approach a mortgage advisor talaga. Kasi mahirap yung nakikinig lang tayo dun sa sabi-sabi ng mga marites dyan, na hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganyan. Oo. Kung mausap kayo talaga ng alam nyo na may alam tungkol sa mortgage, kasi malay nyo pwede na pala kayo tapos naghihintay kayo kasi sabi ni ganito, hindi pa pwede, sabi ni ganito, hindi pa pwede. So pwede magtanong Ate Anne sa'yo tapos hindi naman pala mag-engage, gano'n? Hindi mo naman sila i-block sa Facebook, gano'n? Hindi naman, hindi ko rin sila papadala ng invoice. Kasi honestly, marami nagtatanong sa akin. Meron nga din na mga ina-apply ko na sila pero hindi na nakaka-proceed. Okay lang yun. Kasi masaya ako, nakakatulong ako, Jai. And okay, it's a good thing din na meron akong ibang job part-time. Kasi nagsusuportin yun, kumbaga nagsusuport sa akin financially. Pero talagang ang best interest ko is makatulong ako sa kanila para makakuha talaga ng bahay. Kasi naging renter din kami. So alam ko yung rent ka ng rent, tapos wala makapuntahan yung pera mo. Oo. Sa mga nanonood po, it's very hard when you do rent, tapos you're just paying other people's mortgage. Parang it's such an achievement. Kapag yung perang binabayad mo, at by the end of the day, is sa'yo na yung bahay. I mean, meron ka ng investment at mas makakatulog ka na maayos kasi hindi mo na iisipin yung renta pero isipin mo yung mortgage. But at least, sa'yo yung bahay. I mean, depende lang din pero sa mga nanonood po, it's a good investment. Ayun, Ate Anne, shout out? Mayroon ka bang gusto i-shout out before we end? Ayun lang. I think, hello sa mga taga Christchurch, hello sa mga sa kay Oscar, sa husband ko, tsaka sa anak ko. I think nanonood sila sa kabilang room. Okay. Hello po. And thank you so much, Ate Anne, for gracing my invite. And thank you for sharing all the details and information na naibigay mo. Sobrang ganda nitong episode natin for tonight. At kung gusto nila mag-engage sa'yo, Ate Anne, how can they reach you again? Sorry, hindi ko pala, parang hindi mo yata, message ka lang ba nila or may page ka ba or may number ka ba or email? Meron akong page, yung Anne Zablan Balila Mortgage, sa RSFA Mortgage Advice. Pwede din yung contact details ko. Parang kung may bigay contact details ko, meron akong siguro pwede kong i-post somewhere sa comment. Sige. Comment. Ko-comment po ni Ate Anne yung details niya and the page. Message lang din ako kahit dun sa Facebook account personal ko. Personal account mo? Okay. Sige, Ate Anne, thank you so much, ha. Wag ka muna mag-out, pero magpapaalam lang ako sa mga viewers natin. Sige, thank you. Thank you, Ate Anne. Have a good night. Ayan! Maraming salamat po sa lahat na nanood sa ating napakagandang episode for tonight. At ayun nga, salat po ng mga na-stock sa bahay at definitely sobrang hirap po sa ating lahat ang kinakaharap nating COVID. And it's not just us. Sa buong mundo po ay may COVID. At pinagpipray po namin kayo lahat ng mga mommies or daddies or mga families na affected nito. Kung may mga kailangan po kayo, mag-comment po kayo or mag-message po kayo sa akin, I will
try my best para po i-connect po kayo sa mga tamang group, Filipino groups dito sa New Zealand, at hopefully makatulong po sa inyo, lalo na sa mga naka-isolate na mga kababayan natin sa panahong ito. And also, before I end, I'm also praying for the war. Tapos na yung ongoing COVID war, pero meron naman yung Russia-Ukraine war. So pag-pray po natin na nawa maging mapayapa po ang ating ano mundo, dahil sobrang hirap po na magulo, di ba? Ayun, and that's it for tonight. Watch out po for the next episodes, dahil sigurado po ako na it's still a part of my financial literacy episodes. At gusto ko rin po kasi empower lahat ng mga kababayan natin kung paano maging wise sa pera ninyo, at kung paano natin mapapalago ang mga kayamanan na binigay sa atin ng Panginoon. Ayun, so stay safe, be kind, and let your light shine. Ako pong muli si Jai mula sa Journal of Jai. At maraming salamat po sa lahat ng tumutok at umabang at nakisaya at nakipagkwentuhan sa amin ni Ate Anne. Maraming salamat po muli at paalam po. Have a good night, everyone. Bye-bye!